Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Maraming salamat po sa lahat ating mga subscribers na patuloy pong sumusuporta sa ating channel. Kaya din po sa mga bago lang dito, maraming salamat po sa inyong pagbisita. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button na rin po para pag may mga bago tayong videos, ay updated po kayo. Sa mga nais na pumunta dito sa Canada, nakapag-usapan po natin nakaraan kung ano po bang dapat ninyong malaman bago kayo pumunta dito sa Canada. Ito po ang realidad dito sa Canada. Alam ko po, gusto niyo po dito pumunta sa Canada dahil maraming magandang trabaho, maraming opportunities ang ibinibigay ng Canada sa mga tao dito. At benefits, at syempre, isa na rin doon ang magagandang lugar. Pero, ano po ang dapat nyo pang malaman dito sa Canada? Kagaya po ng napag-usapan natin nakaraan, kailangan nyo pong malaman ang mga rates o mga sahod per hour ng bawat provinces dito sa Canada. Kailangan nyo pong malaman kung magkano po yung mga taxes na binabayaran dito sa Canada sa iba't ibang provinces. Pangatlo po, napag-usapan po natin kung ano po ba ang mga cost of living dito sa Canada or kung magkano po ba ang cost of living dito sa Canada. So, ngayon, pag-uusapan po natin ang weather ng Canada. Sa mga gusto pumunta dito sa Canada, ready na po ba kayong sagupain ang malalamig na temperature ng Canada? Ang mga minus 40, 45, or 50? Ang mga blizzards dito sa Canada, ang mga snowstorm dito sa Canada, or windstorm dito sa Canada, ready na po ba kayo sa ganong climate? So, ngayon, i-discuss ko po sa inyo, or bibigyan ko po kayo ng idea kung ano nga po ba talaga ang dapat ninyong i-expect pagdating dito sa Canada, sa weather. Itong year lang po ako naka-experience ng sobrang extreme heat dito sa Canada. Itong summer, naka-experience po kami, particularly dito sa Edmonton, kung saan kami nakatira, na nagkaroon po kami ng extreme heat, as in parang nasa Pilipinas ka, and ang lahat ng tao nagpanik po talaga. So ngayon lang po ako naka-experience na ganun. Pag summer, mainit dito. Hindi naman mainit na sobra, tama lang. Pero itong year talagang as in sobrang init. At ang mga tao dito sa Canada, dahil nga po sobrang init, nagpanik sila dahil naubos po lahat ng mga electric fan at aircon sa mga tindahan dahil sa sobrang init nga po. Kami, usually hindi po talaga kami nag-electric fan pag summer kasi kaya pa namin i-manage yung init at binubuksan lang po namin yung mga bintana pag mainit. And, pero itong summer talaga, talagang kailangan namin ng electric fan or aircon ng, pero wala na po talaga akong makitang aircon or electric fan sa mga tindahan. Dahil nga po, naubos na ng mga tao dahil sa sobrang init talaga. And dahil nga po, dahil sa sobrang init, alam niyo po yung pakiramdam sa loob ng bahay kapag wala kayong aircon or electric fan man lang, para kang nililitsyon. As in, ang init-init, and then madaling araw kami ng anak ko, hindi kami makatulog talaga. Talagang ang ginawa namin para makatulog kami kahit papano, yung mga karton, yung mga cardboard, yun ang ginawa namin pamaypay kasi as in mainit talaga. Pero hindi kami nakakatulog ng maayos dahil mainit nga, walang electric fan, walang aircon, so pamaypay lang ang meron kami. Ito po talaga yung summer na matindi na na-experience ko dito sa Canada sa loob ng 11 years dito sa Canada. Maliban po doon, ngayong winter, sobrang grabe naman po ang winter namin dahil talagang drop ang temperature. Ngayon po,
nagma-minus 40 kami na wind chill, minus 45, minus 50 na wind chill, at malamig po yun, sobrang lamig. Nung nakaraan, mga 2 weeks or 3 weeks ago, nagkaroon po dito sa Canada ng freezing rain. At delikado po kapag may freezing rain dahil madulas po ang daan, madulas po lahat ng lalakaran ninyo. So, ang ginawa po namin ng anak ko, at nung talagang maraming maa-aksidente po kapag hindi kayo nakapag winter tire or walang mga protection ang inyong mga gulong, kagaya ng mga spikes or studs. So, dapat po talaga kapag winter dito sa Canada, mainam po talaga na lagyan ninyo ng mga spikes or studs ang inyong mga gulong nang sa gayon kumapit po ito sa ice. Sa daan, lalo na po kung ang mga biyahe ninyo is yung malayuan, kailangan nyo po yun dahil para po yun sa inyong safety, dahil hindi po natin alam ang magiging sitwasyon natin sa daan. Kahit gaano man po tayo kaingat mag-drive, hindi po natin alam. Dagdag protection na rin po yun sa inyo para sa safety ninyo habang nagda-drive kayo sa daan. Since freezing rain nga po yun, ang hirap po lumakad sa mga pathways. Dahil nung time na yon at may school pa kami ng mga anak ko, ang ginagawa namin para ka nang nag-i-skating, kasi ang daanan mo parang skating rink na. Sobrang dulas, sobrang kintap, dahil black ice na nga po yung dadaanan ninyo. Ganun po kadulas. Ang ginagawa namin, so sa mga hindi pa nakaka-experience dyan ng winter na matindi, kagaya dito sa Canada, or ng mga snows, pwede ko pong i-advise sa inyo kung sakaling dumating kayo dito sa Canada at ma-experience niyo po yun. Kasi talagang pag ganun, ang tendency nun, pwede kayong matumba, ma-fall, at para po maiwasan yun, kahit pa paano, ang maganda po doon, kapag lalakad po kayo sa ice, kailangan niyo pong mag-glide lang. Para kayong nag-i-skating, pero hindi yung mabilis, dahan-dahan lang, nag-glide lang kayo, nang sa gayon, nandoon pa rin po, nakalapat pa rin yung surface, yung paan ninyo sa surface, sa ground. Kasi, oras na tinanggal nyo po yung paan ninyo, at inihakbang nyo po, talagang malaki yung tendency na pwede kayong madulas, matumba, ma-accident doon sa nilalakaran nyo dahil sobrang dulas po niya talaga. And after no, nagkaroon naman dito ng snowstorm. As in grabe, hanggang tuhod ang snowstorm dito sa amin. Kaya kailangan nyo pong paghandaan yung mga yon. Kailangan po kung, lalo na kung bago lang kayo dito sa Canada, wala kayong masakyan at okay, magko-commute lang kayo, okay naman, walking distance, kahit walking distance ang inyong trabaho, galing sa inyong bahay, kailangan nyo pong mag-bundled up, kailangan nyo pong magsuot ng enough clothes para sa winter. Lalo na kung may mga blizzards, may snowstorm, kailangan nyo pong mag-warm up, otherwise, pwede po kayong ma-frostbite. So, yun po yung iniiwasan natin pag winter, ang ma-frostbite tayo. Pwedeng maputol yung daliri natin sa paa, o kaya naman sa kamay, pag hindi po tayo naka-bundled up talaga ng maayos, lalo na kung tayo ay naglalakad papuntang work. So, dito po sa Canada, ang bawat provinces po talaga, iba-iba ang mga weather dito, kagaya ng sa BC. Ang BC kasi, or British Columbia, nakaharap po siya sa Pacific Ocean. So, madalas po ang ulan doon. Nag-i-snow, pero hindi kagaya dito sa Alberta. Malamig doon, pero hindi kagaya dito sa Alberta. Tama lang. Pero talagang mas madalas ang ulan doon sa British Columbia. Dito naman, sa Alberta, weather namin dito ay cold and dry, lalo na pag winter. Sa ibang provinces naman po, kagaya ng mga Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, mga nakaharap po yun sila sa Atlantic Ocean, kaya iba rin po yung weather doon sa kanila. Ganon din po sa Ontario, Manitoba. Iba-iba rin po ang weather nila doon. Dating niyo po doon sa Northwest Territories, Yukon, Nunavut,
yun po ay nasa taas na ng Canada, meaning malapit na po siya sa North Pole. So, kung mapupunta po kayo doon, talagang sobrang lamig po doon sa lugar na yun. Yun po yung mga dapat ninyong tandaan kapag pumunta kayo dito sa Canada. Kailangan nyo pong isipin yung mga weather. Kung kaya nyo ba ang weather dito sa Canada, yes, maganda po ang Canada at marami talagang opportunities ang ibinibigay ng Canada sa mga tao. Pero maliban nga po yun, dapat nyo ring malaman kung anong klase ba talaga ang weather dito sa Canada. Anong klase ba, hindi lang weather, ano nga ba ang dapat nyo malaman ang klase ng pamumuhay dito sa Canada. Na dapat ninyong alamin, yes, maganda ang sahod, pero ano pa yung mga taxes ng bawat provinces kung saan destination man kayo mapunta dito sa Canada at cost of living. So, yun po yung mga dapat ninyong tandaan. Sana po, meron po kayong natutunan dito sa content natin ngayon. At sa mga gustong pumunta dito sa Canada, sana nagkaroon po kayo ng idea kung paano nga po ba ang pamumuhay dito sa Canada nang sa gayon hindi po kayo ma-culture shock, hindi kayo magugulat na oy, ganito pala ang mga taxes dito, ang laki nga ng sahod ko kung titingnan mo. Pero kapag dinidak na yung mga deductions dito sa Canada, ito na lang ang maiiwan sa'yo plus yung mga expenses mo pa. So kailangan ninyong alamin yung mga ganung bagay kasi malaki nga yung sahod ninyo. Kung mga matataas naman ang mga rent ninyo, yung mga ganon, yung mga expenses ninyo, so kailangan nyo pong isipin yon. Hindi lang po yung sahod ninyo, kasi maliban sa sahod ninyo, marami pa yung mga deductions. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button na rin para po pag may mga bago tayong videos, ay updated po kayo. Maraming salamat. See you on my next video. Bye-bye!